welcome back sa Buhok Gaming. Guys, for this episode, bibigyan natin ng overview itong bagong NFT games na Toys Legend. Guys, siguro right on the bat sabihin ko na kaagad na itong games na to is multi-platform. So, ibig sabihin pwede nyong gamitin yung mobile device nyo as well yung inyong PC. Ayun ang maganda sa play to earn na to. Guys, siguro bago tayo magsimula or bago tayo mag-further discuss dito sa play to earn na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, pahit na lang ng subscribe button pati na rin ang notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest videos ko. At the same time, ito nga palang Buhok Gaming Channel is nag-upload ng mga bagong play to earn or yung tinatawag natin na budget meal. So speaking of budget meal, guys, bagong-bago Toys Legend, upcoming pa lang. Right now, ito yung main website ni Toys Legend. Don't worry, yung link nito, ilalagay ko sa description later on. At syempre, as discussed, pwede nyong gamitin yung mobile device nyo. So Android and iOS pwede. And then same time, pati yung Windows nyo. Guys, lahat yan, coming soon pa lang. Siguro guys, bago natin i-navigate yung mismong website, papakita ko muna sa inyo yung simple trailer niya. At the same time, parang ayun na yung mismong magiging basic gameplay niya pag lumabas na yung alpha test. Para at least meron kayong idea, alright? So guys, with that, mananahimik na muna ako. Okay, let's see yung trailer niya. Okay, so guys, nakita niyo naman yung pagkakagawa kay Toys Legends, no? Mismo yung graphics niya, maganda. Kumbaga ako, para sa akin guys, no? Yung mga dumadating na play to earn sa atin ngayon, natutuwa na ako, unlike nung before, nakita niyo, puro pixelated lang, puro kung ano-ano lang, basta masabi lang na kumikita ka. Ngayon guys, talagang makikita mo yung essence na mag-i-enjoy ka sa paglalaro, pagle-level ng characters mo, pag-iipon ng mga items, but ito yung malaking bat dyan, no? At the same time, kumikita ka. Which is very, very big factor para sa akin pagdating sa mga play to earn. Okay, navigate natin, guys. Right now, guys, meron silang tinatawag na whitelist of donors. So, ano ba tong whitelist of donors? Ano ba yung mga benefits nito? So, guys, for around 25 BUSD, kung gusto mo mag-donate, pero hindi to requirement, guys, ha? Kung gusto mo lang mag-donate ng 25 BUSD or 25 US dollar, magkakaroon ka ng early access token, o tinatawag nila na TLC presale yan, and then early access din sa presale ng NFTs. For example, magtitinda na sila ng mga NFT items, may early access ka doon sa presale na yan. Definitely mas mura mo makukuha. And then is phase in the private beta, PBE survival mode. Siyempre, pag lumabas na yung beta test niyan, kahit yung alpha test, magkakaroon ka ng, kumbaga, on hand, masusubukan mo na kagad yung pagdating sa beta test. And then, yung donors din, magkakaroon ng, ito guaranteed to guys ha, NFT skill card that increase your character stats and adds an aesthetic accessory. Only 2,500 units will be available and this could be traded. Guys, again, itong donors hallows na sinasabi nila, if mag-donate tayo, or kunwari mag-donate ka, gusto mong mag-proceed sa Toys Legend, guaranteed makakakuha ka. Pero hindi naman ibig sabihin, pag lumabas na yung mismong game, hindi ka na makakakuha ng donors sa Halo or Hollow. Pero depende pa rin yan guys kung ano yung magiging update. Pero one thing for sure, right now is guaranteed siya. Pero ako guys, since nakita ko na kasi yung white light paper niya, nakita ko naman yung mismong devs team niya, I've been in the meeting na rin, nakausap ko rin naman. Right now naman, gusto kong itry din. So with that, gusto ko rin makuha itong mga benefits na to. So if you want guys, kunwari katulad ko, gusto kong mag-donate, click mo lang itong donate button and then mananabigay ka na dito sa page na to. And then make sure nakakonect yung wallet mo. In my case kasi, connected na. So nakalagay dito, check if you're whitelisted. Siyempre, hindi pa naman ako whitelisted. And then donate 25 USD dollar or dollars, okay. So with that, ito yung makukuha mong benefits. Alright. And then makikita nyo, 1,028 na yung nag-donate. Around 2,500 pa yung up of 2,500, sorry. So we'll, for this video, we'll go into donate. Ano naman yung pinagsabi ko? Para naman ako lasing. So guys, may gasp yan ha. Ko-confirm lang natin. And then we'll just wait
for the MetaMask confirmation. So right now, naka-pending. Unfortunately, hindi yata nakikita dito sa video, pero naka-pending siya, no? So I believe mabilis lang naman to. So ayan guys, so ayan, thank you for your donation. Nakapag-donate na tayo. So we're all good. Kumbaga $25 lang naman yung nabawas sa atin, and then makukuha ko na yung Venny pitch na to. Since I'm going to play this game naman, siguro advantage na sa akin yun. Pero again guys, hindi to kumbaga hindi to requirement. Choice nyo naman yan if you want na makuha yung mga kumbaga tong mga advantage na to. Alright? Pero kung narin, hindi mo naman, ayaw mo naman, mag-proceed na tayo sa game. Again, yung game guys, nakita nyo, 3D game siya. Okay, 3D game siya, and then blockchain technology pa rin yan. NFT elements, kailangan mo ng NFT characters, kailangan mo ng NFT items, kailangan mo rin ng NFT skin. Okay, yung gameplay nito guys, ang clickable yan. Actually, ayun yung pinakita ko sa inyo kanina. Sandbox-like yung gaming niya, and then pwede ka makipaglaban sa enemy, pwede ka rin makipag-PVP, meron din tong tournament, okay? So, nasabi ko na lahat. Actually, ito yung game modes niya. And to emphasize, tulad ng nasabi ko, yung PBE niya guys, actually, endless battle, no? So, may mga waves of enemy yan. Parang yung pinakita ko sa inyo kanina. By the way, yung mismong game niya right now, kung napansin nyo, dun sa mini trailer natin, mini gameplay natin, nasa loob sila ng bahay, no? Pero, according naman sa devs team, is magkakaroon pa ng ibang stages yan, no? So, right now naman, since wala pa yung mismong game, under development pa lang, ilalabas pa lang yung alpha test, which is hopefully, etong channel natin, yung Buhok Gaming, is isa rin sa mapili sa magbe-beta test. Actually, ayun din yung isang reason kaya nag-donate tayo, okay? And then, yung isang ways pa para mag-earn dito is yung PVP. Okay, makikipaglaban ka sa other player. For PVP guys, hindi ko pa sure kung 1v1 lang ba to, 3v3 or 5v5, or not yet sure na kung ano yung magiging mechanics for PVP. Pero one thing for sure, magkakaroon tayo ng PVP, and this will be another earning guaranteed para kay Toys Legend. And then Battle Royale, ito kung aware kayo sa PUBG, sa Fortnite, okay, kumbaga free for all yan, okay? Basta makasurvive ka rito, kahit ilan kayo, I don't know lang kung 50 o 100 player, isang bagsakan, depende siguro sa magiging capacity ni server para kay Toys Legend. Pero yun yung siguro yung aabangan natin. But at the same time guys, no, this game will be playable sa mobile device. Pero pag alam nyo naman, pag nasa mobile device yung game is at this time, no, kayang-kaya naman yung mga 50 to 100 players na rin naman based on our current technology. Guys, again, coming soon pa itong mga to. And then yung NFTs, guys, ito nga pala, emphasize ko lang, kasi itong mga NFTs natin, pwede kang bumili ng skin. Okay, cosmetic yan para sa character natin. Pero itong mga skins na to, guys, unlike sa ibang game na ang purpose lang is cosmetic, additional art para sa character mo, yung skins natin dito kay Toys Legend, guys, may mga additional stats. Okay, may mga additional stats siya. Kung gusto mong bihisan, kung gusto mong magkaroon ng extra boost yung character mo, you can buy the NFT skins. Okay, pero choice mo pa rin yan kung gusto mo ng NFT skins. Pero yun nga, I'm just making some comparison din sa ibang games na yung skin is for cosmetic purposes only. Alright? And then for the characters, if you're familiar dun sa Blanco, siguro pag pinapanood nyo yung YouTube channel ko, lumalabas din yung commercial na yun. Parang ganun yung ano niya, yung design niya, no. Pero kasi nga yung parang nakalimutan ko yung tawag dun sa toy na yun, parang pop culture toy ba, something like that. Pero yun yung pinaka source nung pinagkukuhanan nila ng design para sa mga same sa Blanco, same din dito sa Toys Legend. Kasi cutie-cutie yung ano, yung ganyang designs. Okay, guys, yung ganyan yung characters NFT dito, isa lang naman kailangan mo para laruin. Alright? Hindi mo na kailangan bumuo ng isang team. One character will be enough for this play to earn. And then for the weapon system, okay, may weapon siya. Depende rin guys sa weapon na mabibili nyo. Right now guys, meron silang specific weapon na. Okay, may mga weapon designs na sila, pero yun nga, madadagdagan pa yung mga weapons na available para kay Toys Legends. At itong mga weapons din na to guys is NFT din. Okay, NFT din yan. Pero ang kagandahan yan, pwede mo siyang makuha sa mission mo. Pwede mong makuha by reward lang. For example, daily, weekly, and even monthly rewards. Pwede mong makuha yung mga weapon na yan. And then, yung mga weapon na yan, guys, may mga kanya-kanyang stats yan. Okay, depende rin kasi sa character mo, guys. Kung gusto mo ba ng power weapon
or yung mas mabilis na weapon, depende sa magiging build up ng character mo. So, pero with that, siguro hintayin muna natin yung alpha test ng mismong gameplay, no, para at least para ma-decide natin kung ano ba yung mas maganda para sa atin. Guys, again, magkakaroon din to ng lands establishment kahit skill cards. Okay, land establishments, skill cards, pero wala pa yan ngayon. Okay, magiging coming soon pa lang yan. Kasi pwede na naman, kumbaga ito muna yung uunahin natin. Okay, yung PBE, PBP, tsaka yung Battle Royale. So, kumbaga kahit wala tong tatlo muna, pwede na tong mag-start. Okay, ayun yung parang pinaka-point yan. Kumbaga bonus na lang to. Guys, by the way, ito mismong game na to, maganda yung economy niya. Okay, nakita ko na kasi yung economy niya, binasa ko yung drop. Kung susundin nila yung guys, yung mismong economy ng games na to, actually wala na akong masasabi, solid. Bakit na sabi kong solid? Papakita ko rin sa inyo later. Okay? Key features guys, circular economy, ito yung sinasabi ko, maganda yung economy niya. Guys, basahin, please basahin nyo itong mga to. Kasi nabasa ko na rin para at least kayo na rin ang magdesisyon kung ano yung take nyo sa ecosystem para kay Toys Legend. And then, original designs, magaganda yung designs nila guys. And then, play for fun, ayun nga, nag-emphasize din si developer dito para maging ma-enjoy natin. Kumbaga, hindi lang about kita, hindi lang about cryptocurrency. Kailangan din at least na i-enjoy natin yung game. Kasi iba yung guys, di ba, yung may enjoy mo yung games. Kumbaga mas gusto mo yung ginagawa mo. Kumikita ka na, nai-enjoy mo pa. Para sa akin, mas maganda yung ganun, okay? And then, for the roadmap phase 1, project concept, actually, wala naman akong makitang kakaiba dito sa roadmap nila. And straightforward yung roadmap nila, which is wala naman akong nakita rin na laktaw-laktaw. Diba, naalala nyo minsan, meron kunwari, ito hindi pa tapos, ito tapos na, hindi pa tapos, tapos na. Pero dito naman, at least sunod-sunod. Okay, which is a good thing naman kasi sinusunod nila yung mismong roadmap nila, okay? Right now, they are emphasizing sa community growth. Okay, so with this guys, siguro kung gusto nating supportahan to, pwede kayong jumoin sa Twitter page nila, pwede nyo i-follow yung Telegram, pwede kayong jumoin doon, even sa Discord page nila. Don't worry, yung mga links naman nun, ilalagay ko din sa description later on, alright? Phase 3 and then phase 4, navigate nyo na lang guys kung ano yung gusto nyo i-check dyan. And then for the team, docs naman sila, and then kung gusto nyo makita yung status nila, pwede nyo naman, clickable naman yan. Okay, kung gusto mo makita ang sumasayaw si Ivan, click mo yung TikTok niya. Okay, ganyan yan. So, depende. So, guys, actually, that's conclude para dito sa sa website nila. No? Pag in-click mo yung marketplace niyan, coming soon pa lang. Alright? And then, siguro pakita ko sa inyo yung light paper para may idea kayo about dun sa economy, guys. No? For the light paper, actually, it's a wall of text. Marami kayong makukuha ng detail dito. Marami kayong mababasa. So, ilalagay ko yung link nito sa description. Kasi guys, alam nyo naman, kung especially, siguro kung bago ka sa Buhok Gaming Channel, hindi tayo masyado nagbabasa ng white or light paper. No? Kasi binibigay ko yan talaga sa mga subscriber ko para kayo yung mag-decide kung ano yung mismong take nyo dito sa mga NFT na nire-review natin. Kasi ako, personally, I'm good with Toys Legend. Nakita nyo naman, nag-donate na rin ako ng $25 something lang naman. Hindi naman ganun kalaki yan. No? Pero, syempre, kayo, siguro ako, personal thoughts ko, bago lang tong games na to. Okay, kung new investors ka pa lang, kung bago ka pa lang sa play to earn, you can try this game. And then again, lagi kong sinasabi, kung ipangungutang mo yung puhunan mo, huwag mo nang subukan. Huwag ka nang mag-start. Hindi healthy yun. Okay, hindi healthy sa isang player, investor na yung mismong pera isa iuutang mo. Especially pagdating sa mga play to earn. Hindi ka naman sinasabi na, kasi kahit naman yung malalaking kumpanya, di ba, alam nyo naman, nangungutang yan para sa puhunan nila. Pero ibang scenario naman yan, kung alam mong saktong-sakto yung pera mo, okay? If ever na may sobra ka, no, kunwari nakuha mong 13-month bonus mo, italpak mo na. Parang ganun lang yan. Okay, ako guys, I will join Toys Legend. Meron naman tayong kahit pa paano sobra. And then, pwede pa naman siya sa mobile, which is para sa akin is maganda. And then guys, again, itong economy niya, very detailed yung economy niya. Nagustuhan ko rin yung mismong economy niya. Pero with that, basahin nyo na lang. Ang isa sa nagustuhan ko dito guys, yung 2% lang yung ikakaltas if ever na nasa marketing, 2% lang. And then yung mismong reward basket niya guys, look, 70%. Okay, isang sa mga ni-review kong NFT, minsan nasa 45, 60, pinakamataas na yung 60. Ngayon meron na ang all-time high, 70% yung mapupunta sa rewards, which is napakataas nito. Okay, mataas yan guys. And then for the developer, 8% lang.
Okay, hindi ko lang alam guys kung dito sa reward na 70%, nadyan na yung airdrop, nadyan na yung kung ibang miscellaneous hindi lang nila nilagay. Pero definitely sa play to earn, pinakamataas yung magiging distribution pagdating sa token, which is para sa akin, I found it pretty awesome actually. Napakaganda yan, alright? And then release of tokens from developers. Guys, basahin nyo yan. Actually, wall of text talaga yan, alright? Ito guys, ito rin, itong print na to, i-double check nyo yan para magkaroon din kayo ng idea kung ano yung nangyayari mismo doon sa token nyo. Make sure na i-double check nyo yan guys ha, kasi importante yan. Especially, okay, especially kung gusto mo nang mag-engage dito sa play to earn na to. Ako kasi binasa ko siya kanina, ito yung sinasabi ko guys ha. Yung 90%, 98% naman yung mapupunta sa party. So, yung commission niya, yung 2% mahati lang siya sa buyer, pati sa seller, napakaliit, di ba? Kasi nga, for example, sa Farmers World, pag nagbenta ka, 5% kagad yung maliles. Minsan, umaabot pa nga ng 8%. Pero dito, that's around 2%, which is very minimal. So, sa akin, sustainable talaga yung magiging economy, no? Para dito kay Toys Legend, no? So, guys, ito, check nyo to kasi medyo mahirap explain yung rotation. Baka maubos yung oras natin. Pero guys, again ha, itong late paper, basahin nyo. Especially, ulitin ko guys ha, especially kung gusto nyo nang laruin yung Toys Legend. For me guys, napakaganda ng concept ng game. Okay, personal thoughts ko yan. Maganda yung concept ng games, maganda yung economy niya. So, ako mismo, I will play this game. Hopefully, lumabas na kagad yung alpha test niya para matesting din natin and then makita nyo yung mismong gameplay niya, okay? So guys, siguro ayun lang muna for this episode. I hope may mga bago kayong learnings. I hope may mga natutunan kayo. See you again in my next video. Ingat kayo guys, ilang days na lang, Pasko na.